for this video, ma'am sir, magkakabit tayo ng diaphragm dito sa carburetor natin. Yung papalit natin is replacement lang kasi medyo mataas yung pressure din sa stock ng diaphragm ng Honda Beat natin. Kaya bumili na ako ng budget mill. Subukan natin to kung matibay din ba to, kung tanguan din abutin o abutin din ba ng taon. Kasi yung napapansin ko dito sa motor ko is umagok na siya, tapos parang humihina yung hatak, parang kapos sa hangin. Then napapansin ko rin na medyo matakaw yung gas niya. Tapos nung chinik ko dun sa carburetor, chinik ko siya nung isang araw, may mga butas na yung rubber niya. Ngayon siguro baka yun yung cause kaya matakaw siya sa gas at saka umagok yung andar niya at saka hina yung hatak. Kaya ginawa ko, bumili na ako ng replacement muna para yun yung ikabit natin dito. Mamaya ipakita ko sa inyo paano ba natin tanggalin yan at saka ikakabit. So regarding pala dun sa ipapalit natin na replacement, ito lang yung nabili ko. Yun. Makoto brand. Yan. Tapos nabili ko siya ng 380 yung nabili ko. Then, hindi to siya i-stack ang Honda, mga ma'am sir. Pero isubok natin na ito yung kakabit natin dito. Tapos update ko kayo kung okay naman ba yung performance niya. Ito yung Honda Beat ko, is gumagana pa naman. Nagagamit ko pa naman siya sa araw-araw. Kaya lang, papalitan na natin kasi humina tapos humahagok na rin. Papalit na natin is replacement. So ito, bago natin ito siya ikabit, pandarin ko muna ito para at least makita nyo na umaandar pa rin yung motor ko na kahit na may butas yung rubber dun sa diaphragm. Tapos pagtanggal dito mamaya, makikita nyo din yun na may butas din talaga yun siya. So isubok natin kung aandar din ito. Parang normal na siya pag naka-minor. Pero doon mo naman siya malaman pag tuloy-tuloy na yung takbo niya. Doon mo siya maramdaman na parang humihina yung hatak niya. Tsaka napapansin ko lang is medyo lumakas yung gas niya. Hindi ko lang alam kung dahil mahal lang talaga yung gas ngayon or talagang mas malakas na siya ngayon. So bubuksan muna natin to. Andito yung ano natin. Andito yung carburetor natin dito sa loob. Kaya tanggalin muna natin ito yung cover. Hindi nyo ma-CDI dito. Para mabuksan natin ang buo siya bago natin ikabit ito yung diaphragm natin. Carburetor ito. Tapos yung diaphragm natin, yung papalitan natin is nandito siya sa loob niyan. Gawin niyo lang is tatanggalin niyo na to yung Phillips screw na nakalock yung dalawa. Tapos makikita niyo na dito yung diaphragm na papalitan natin, saka andyan din yung spring. So tatanggalin muna natin to. Tapos pag nagluwag nito mga ma'am sir, dandahan nyo lang. Dapat nakaano lang yung kamay nyo dito, alalag din siya kasi may spring to siya, baka biglang tatalsik. Hawakan nyo siya habang niluwagan nyo. Yun.
ito na yung takip niya, tanggalan natin. Tapos ito yung spring, yun, tanggalin din natin. Tapos ito yung diaphragm rubber natin, yan, tanggalin natin yan. Yan yung papalitan natin. Yun. Ito yung diaphragm. Ngayon kaya ko siya papalitan kasi may butas na talaga ito siya. Tanggalin natin. Ito, yun. Walang makita sa cam. Ito. Yun, meron siya. Yun. Yan nga. Yan. Isa. Tapos, ito pa. Dalawa. Tapos, tatlo. Tapos, apat. Yan, maraming butas. Lima. O, nasa anim. Yan. Kasi dati may pinalitan din kami nito ng diaphragm, yung pinalitan naman namin ng motor is Mius 40. Yun nga lang, isa lang yung butas nun, pero napansin namin na umina na yung hatak. Buti po ito sa akin is nagagamit ko pa rin siya. Napansin ko lang to nung nagugas na ako ng carburetor niya. Kaya ito na yung papalit natin. Check natin kung kapareho lang siya ng haba nito. Tsaka yung laki ng ano, ito para yan siguro. Proof. Nakalagay ka naman kasi dito. Ayan. Bit 110. So, buksan muna natin ito siya. Tapos yung rubber dito sa gilid mga ma'am sir, dapat hindi siya ma-UUP. Dapat naka-sentro pa rin siya dun bago nung i-lock yung takip nito. Pabit na natin yung diaphragm natin. Ngayon isusubok na natin kung maandar yung motor natin. So, ma'am sir, nakapit na natin yung diaphragm natin. Napalitan na natin siya. So, ibabalik na natin yung cover natin. Tapos, okay na yung motor natin. So hanggang dito na lang yung video natin.